Sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, gugunitin din natin ang pagpasok natin sa mga mahal na araw. Sa mga darating na araw, ating matutunghayan ang misteryo paskwal ni Jesus. Mula sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Atin din masasaksihan ang mga iba't ibang expressions of faith ng ating mga mananampalataya at mga simbolo na ating matatagpuan sa loob ng liturhiya. Sisimulan po natin ito bukas sa pagtaas natin sa ating mga palaspas habang pumapasok ang anak ni David sa Jerusalem. At tayo ay umaawit ng Hosanna sa anak ni David, Hari ng Israel. Hanggang sa siya ay magbata ng hirap, ipako sa krus, mamatay at sa darating na linggo ay muling mabuhay. Ngunit higit sa mga mangyayaring ito, tayo ay tinatawag na makiisa sa mga karanasan ni Kristo sa pamamagitan ng mataimtim na pakikilahok sa mga gawain natin sa ating mga parokya. Kaya naman, ating pagnilayan ang misteryo paskwal ni Jesus at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay. G ka ba? G na. Pamula nang inimbitahan ako ng aking kaibigan para maging lay minister, kinabahan ako, natakot ako. Kasi alam ko, hindi ako karapat-dapat na maging isang lay minister. Ngunit sa isang Good Friday, sa sharing a reflection ng isang lecture commentator during the seven last words, sinabi niya na, Jesus Christ doesn't choose the qualified, but He qualifies those whom He chooses. At pamula noon, tinanggap ko na ang imbitasyon na maging isang lay minister. Madaming grasya, madaming pagpapala ang natanggap namin nung ako ay naging isang lay minister. Bukas, sana'y sumali tayo. Pumunta tayo sa simbahan, sumali tayo sa pag-welcome kay Jesus Christ bilang anak ni David sa ating pagkataas ng mga palaspas. At sa mga susunod na mga araw ng Semana Santa, ay sana'y pumunta tayo sa simbahan, hindi lang online, para makilahok sa lahat ng mga gagawin sa simbahan, lalo na yung Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, at saka Linggo ng Pagkabuhay. Huwag lang tayo sa online. Pumunta tayo sa simbahan para maranasan natin ang tunay na nangyari sa buhay ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay.